O ngayon, balik tayo doon, yung minamasama, yung mabuti. Ibig sabihin, pagka ikaw yung kasali doon sa gumagawa ng katulad nung si Tikya, nasa panig ka ng kumikilala doon sa yung mabuti ay minamasama at yung masama ay ginagawa mong mabuti. Kasama ka ron. Sa madalit sabi, sila yung tinutukoy sa Biblia na mga walang hiya, ha, sa ating panahon na magsusulputan, mga kaibigan. Pinapaliwanag ko lang sa inyo dahil yan ay nasa Biblia. Hindi para kayo maniwala sa akin. Kasi kahit basahin mo naman sa Biblia, nandun yan eh. At yun ang talagang kahulugan yan. Hindi na natin kailangang ika nga po, mga liwanagin ng ganito. Madaling intindihin yun eh. Di ba? Mga kaibigan. Pero ine-emphasize natin na yan nasa Biblia. Kaya tayo hindi naman nagtataka eh. Kung ba't marami ngayong ganyan. Sumasali sa sa ganyang uri ng pagkatao na yung masama ay ituturing mong mabuti at yung mabuti ituturing mong masama. Pag nagkaganyan ka, darating yung oras at ito, nangyayari naman ito, magsasuffer ka. Ikaw din ang magdudusa sa ginawa mo. Diba? Kasi meron kang agenda. Meron kang motivo, 'di ba? Kung bakit mo ginagawa na yung masama ituring mong mabuti at yung mabuti ituring mo na masama, masamain mo, 'di ba? Oh, meron kang agenda ron. Ano? Pakinabang. Tignan niyo nga ito. Si Remulla. Ito yung sinasabi natin na dapat kapag ka eleksyon, tayong mga mamamayan, kumakampanya sa alam nating tamang kandidato. Pero marami din ang kumakampanya sa maling kandidato kasi doon sila may pakinabang. Ang masama, yung kumakampanya ka sa kandidato dahil pag nanalo ito, gusto mo makinabang ka. Ibig sabihin, ginamit mo ang pagkampanya sa isang politiko. 'Di ba? Itinaguyod mo ang isang politiko na kahit parang leopardo. Alam niyo ba 'yung leopard? 'Di ba? Ang daming batik noon, batik-batik 'yun, 'di ba? Oh, na bawat tuklapin mo 'yung batik noon, kasalanan ng laman noon, 'di ba? Marusing, 'di ba? Marumi. Mga kaibigan, kinampanya mo 'yan kasi hindi dahil ito ang magiging mabuti para sa bansa mo. Nasa panahon na tayo na dapat talaga ang pipili tayo yung mabuti. Kasi hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Sabi nga natin, ito'y marami nang gumaya nito nang matagal na nating sinasabi na yung tama, baliktarin mo man ang mundo, tama yun. Yung mali, baliktarin mo man ang mundo, mali pa rin yun. Ha? Yung katotohanan, simulat sa pool, mula nang magkaroon ng daigdig, hanggang sa matatapos ang daigdig, ha? Yung masama, masama yun. Yung mabuti, sa simula pa lang, hanggang sa matapos ang daigdig, mabuti pa rin yun. Hindi binabago yun. Mga kaibigan, marami lang nag-i-interpret, nagpapagulo, di ba? Sino ang katunayan niyan? Ang Panginoon Diyos, di ba? Lahat ng sinasabi niya nung simula pa lang, yun ang tama. Lahat ng mga kaibigan, sinabi niyang tama, hanggang sa kahuli-hulihan, hindi na mababago yun. Tama yun.
Oh, mga kaibigan. So, nakakakuan lang ano, na sana ang mga Pilipino eh katulad niyan si Vice President Lenny Robredo, may mga supporter yan eh. Hindi ba? Kapag nakikita nila na si Vice President Robredo pala eh marunong tumingin ng tama. So, doon din tayo sa tama. Gagayahin siya. Di ba? Tutularan siya nung iba. Oh. Kaya yung masama, huwag mong gawing mabuti yun. At yung mabuti, huwag mong sasabihin masama yun. Kasi mabuti yun eh. Ako nung nagpunta sa Europe, ito alam ng mga Pilipinong nakaharap natin doon. Mga kaibigan. Anong sinasabi ko sa kanila? Wala na tayong magagawa eh. Iyan na ang nakaupong presidente ngayon. So kung ayaw mo man sa kanya, lulunukin natin yan, mapait man, lulunukin natin yan. Hindi ba, mga kaibigan? So, yung mga troll, wag mo lang, ignore mo lang yan. Delete, block, o kaya block, delete pala. Hindi ba? Ganun lang gagawin mo, kasi wala naman yan eh. Mga kaibigan eh, mga kwan lang yan, patay gutom lang yan. Patay gutom magkapera, patay gutom na mapwesto. Kamukha nitong ginagawa nito, nagpapakwan, nagpapamalas ng kanyang katapatan kasi hindi naman siya talagang Marcos eh. O katulad ko, dati talagang sagad sa buto tayong Marcos, hindi ba? Kinuwento na natin sa inyo. Ang lahat, mga kaibigan, magmula sa aking ama, dahil una, Ilocano yun, mga kaibigan, at nakapag-establish yan ng mga kaibigan sa panahon ni Marcos. Sabi ko nga sa inyo, nung snap election, nagtatagpa siya ng organisasyon, yung Citizens Alliance for Marcos. Nahanap ko yung ID rito eh. Nahanap ko yung mga lumang ID ko. Kalain nyo na, itabi ko pa yan. Minsan ipapakita natin. Citizens Alliance for Marcos. Na nung snap election, ang ikinakampanya nung grupong yun ay kasi wala pang Vice President si Marcos noon. Nung magkaroon ng convention sa Manila Hotel. At nandun din ako, nag-cover bilang isang reporter dun sa programa ng tatay ko. O, kaya nandun ako sa Manila Hotel. Yun namang grupo na yon ng Citizens Alliance for Marcos ang nasa Bukana sa labas ng Manila Hotel. Meron pang mga litrato yun. Ha? Mga kaibigan. So, dumadating ang panahon na kailangan na nating manindigan sa tama. Hindi na natin pwedeng baguhin ang kasaysayan. Huwag na natin pagtalunan yan kasi ang ginagawa lang naman nila na taktika isa eh. Yung nakaraang administrasyon, yun ang pattern. Lahat ng ipupuna mo, kahit yan ay valid na pagpuna, mga kaibigan, o ang tao, pag may sinabing hindi kumporme sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, lalabas na yung mga tanga na troll. Uulitin lang nila yung ginawa nila nung panahon ni Digong nyo. Kung ano yung sinasabi nila noon, yun din ang sasabihin ngayon. Eh, kasalanan anya yan eh, ng mga Aquino eh. Teka muna, kayo nagsasabing matagal na yung nangyari yung EDSA Revolution, eh bakit sila Aquino may kasalanan? Eh, hindi naman sila nakaupo ngayon. Yun lang yun eh, di ba? Naghahanap lang ng, yun ang magiging makakasaya, makakapagpasaya, mga kaibigan, sa gusto nilang pagsipsipan. Anyway, baliwala yan eh. Bakit? Kasi hindi naman yan ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan.
ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan, eh dapat huwag kang titigil. Ang titignan mo ay yung masama at yung mabuti. Pag masama, sabihin mong masama yan. Huwag mo sasabihin yung masama, eh mabuti yan. Huwag mo ipipilit. Ha? Huwag mo sabihin na yung masama, eh mabuti yan. Huwag mo ipagpilitan yan. Di ba? Kasi baliwala yan eh. Mga kayo, wala kang ipinakikitang, wala kang ginagampan ng tungkulin sa lipunan mo eh. Di ba? Kailangan gumaganap ka ng tungkulin sa community sa lipunan mo. Di ba? Oh, mga kaibigan, eh anong kabuluhan niya? Wala. Wala kang ambag. Di ba? Ambag mo yung dala mo lang. Clutch bag o kaya kung anong bag. Di ba? Oh, mga kaibigan. So, ganong kaliwanag na nga nating hinihimay sa inyo eh. Ang pagpapaliwanag. Huwag niyong pilitin din na matangay lang kayo doon sa mga nambubuli sa inyo. Di ba? Baliwala yan eh. Oh, mga kaibigan eh. Bayaran lang yan eh. Halatang halata naman, di ba? Kamangmangan ang kinakalat niyan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Dapat ganun ang ginagawa natin eh. Naghahanap lang tayo ng tama. Diba? Pag kami tama, pupurihin natin yan. Alam nga namang i-ignore mo yun. Hindi po pwede. Oh, mga kaibigan, kung papanong hindi mo pwedeng i-ignore na yung tatay ni Bongbong Marcos ay naging presidente ng Pilipinas, kaya hindi totoong ang kasaysayan eh, chismis. Pag sinabi mong chismis yan, hindi naging presidente si Marcos. Hindi naging presidente si Demonyo, este digong nyo, di ba? Mga kaibigan, di ba? Oh, eh history yan. History yan, magiging kasaysayan na yan pag natapos na. Sa mga panahong malawak na ang information sa media, wala pa yung mga internet na yan, natatala ang mga pangyayari sa pamamagitan ng media. Halimbawa, yung nangyaring EDSA Revolution. O, naibalita yun. Nalaman ng buong mundo yun. Kaya, yung mga naibalitang yun, ang compilation ha, para makabuo, maisulat ang buong kasaysayan. Mga kaibigan, di ba? Hango ang kasaysayan sa ating panahon. Kasi nung panahon nung una, eh, iba ang pamamaraan eh. O katulad sa Biblia, di ba? Pinagpasapasahan ang mga isinulat sa Biblia noong mga pumalit kay Kristo, yung mga apostol, diba? At sa simula pa lang, sa panahon nila Moises, may pinagtiwalaan eh ng mga isinali nila. Meron silang kung tawagin nung panahon mga iskriba. Hindi ba? Sa Biblia yung binabanggit, mga ano yun, 'di ba? Mga scribe. O mga sumusulat, tagapagtala. O katulad nung journal, yung salitang journal at journalist, yung journal talaan. O pagtatala. Yun naman journalist, siya ang nagtatala. Di ba? Tagapagtala. Yun ang ibig sabihin nun. Wala namang extraordinary pag sinabi mong journalist eh. Di ba? Yung masyado mong journalist or journalist. Wala yun. Ha? Pareho lang ibig sabihin nun. Tagapagtala. Yun din yun. Reporter. At saka yung journalist, pareho lang yun. Mga kaibigan, yung iba,
Ayaw nilang tawaging reporter sila. Yun namang yung reporter, kategorya yun eh. Pero journalist ka pa rin. 'Di ba? Iisa lang ang tawag doon. Kasi sa media, merong iba-ibang trabaho eh. Oh, merong reporter, merong kamukha namin, komentarista. 'Di ba? Tagapagpaliwanag, tagapagbigay ng paliwanag. At saka sa interpretasyon namin, ngayon bahala ang publiko na maniwala dun sa komentarista. Meron naman sa radyo, meron diyang announcer, iba pa rin yung announcer. Iba pa rin yung disc jockey. Mga kaibigan, oh, magkakaiba yan. Merong newscaster, di ba? Oh, magkakaiba yan. Mga kaibigan, pero lahat yan, journalist yan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ay walang nang aapit. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Malu! Tikya! Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapi ang pag-ibig.